In other news, an MRT train hit a man this morning. Let's get more details from DZMM reporter Dennis Dato, who now joins us on the line. Dennis, go ahead. Yes, it's starting to matin dito mga tauhan ng SOCO, Sinabi Crime Operatives, dito sa MRT, pagitan ng Magallanes Station at Cafe Avenue Station sa loob ng Pasay City upang investigahan itong nangyaring aksidente kung saan ay nasagasaan ang tren ng MRT ang isang hindi pa nakikilalang lalaki. Ay dito kay MRT 3 General Manager Attorney Alvi Tangkol. Pag-aaral 5 ng umaga sa unang biyahe ng tren ng MRT nang maganap ang naturang aksidente. Hinahanap itong naturang biktima ay isang taong grasa na natulog sa riles ng tren at habang paparating umano itong tren ay bigla itong sumayo. Kaya nasagasaan itong hindi pa nakikilala ng lalaki na nakasuot ng t-shirt na stripes na pink at white at nakashort ng kulay brown. Dahil sa naturang aksidente ay napilitan huminto ang biyahe ng MRT at tanging showgurubad hanggang North Avenue Station lamang at pabalik ang merong biyahe hanggang sa sumandaling ito. Nangyari itong aksidente bago mag-alas 5 ng madaling araw at hanggang ngayon ay narugong pa rin sa area ang bangkay nito gayon din yung tren na nakasagasa dahil patuloy pa ang investigasyon. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano nakapasok sa may rules ng tren itong naturang biktima gayong may mataas na bakodaman itong rules ng MRT. So sa ngayon ay nagdudulot naman ang pagsisikip ng dali ng trapiko sa north at southbound lane ng EDSA itong naturang aksidente dahil sa dami ng negosyo. So, Stanley. Yes, Dennis, isang tanong lang. Ano, meron bang abiso yung management ng MRT kung kailan manunumbalik sa normal ang biyahe? Ang sabi ng General Manager ng MRT na si Attorney Alvi Tangkol ay sa oras na matapos yung investigasyon ng SOCO at may alisyong bangkay ay kagad na magsisimula itong biyahe ng MRT Stanley mula Cafe Avenue hanggang sa may area naman ng Guadalupe. At wala namang teorya yung mga otoridad natin kung meron ngang foul play dito? Wala pa sa ngayon sapagkat ang pinagtataka nila ay kung paano nakapasok na itong naturang lalaki. Hindi naman kasi daw nakagit din ang CCTV itong naturang aksidente at nagulat na lamang sila nung biglang may tumayong lalaki habang paparating yung tren ng MRT. Okay, maraming salamat Dennis Dato of DZMM. Thank you.